Iba't ibang muka ng pagsubok at pagbangon. Mga karanasang humuhubog sa katauhan ng isang Tomasino. Faith, hope, love. And these three remain. Magandang umaga po. Ako po si Michael Frederick Oriel at ito ang Victus. Paano mo harapin ang mundo kung naranasan mo na ang isang trahedyang hindi dapat maranasan ng isang tao? Saan ka kukuha ng lakas kung ang mismong pinaghugutan mo nito ay siyang mismong mawawala sa buhay mo? Mga kaibigan, alamin natin ang buhay ng isang Tomasino. Mga kaibigan, kasama natin siya, walang iba kundi si Regine Zamora. Magandang umaga, Regine. Magandang umaga niyo po. Sino ba si Regine Zamora? Ako po isang estudyante ng BS Biology second year from College of Science. Ano naman ang pinagkakabalahan mo sa mga tanong ito? Actually, katatapos lang po ng prelims, pero medyo madami na naman po ulit ginagawa. Marami din kami naman ginagawa. Samantala, mga kaibigan, samahan niyo kaming balikan ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Regine at kung paano niya ito hinarap, at kung paano ito nakaapekto sa espiritual na estado ng kanyang buhay. Tahimik na naninirahan sa bayan ng Malico, Nueva Vizcaya ang pamilya ni Regine Zamora. Anak ng mag-asawang Agosto at Norma Zamora, pangalawa sa dalawang magkapatid. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-anak. Nagtrabaho bilang sundalo sa dagat ang kanyang ama, at ma-teacher naman sa elementary school ang kanyang ina. Ang simpleng buhay na ito ay binago ng di inaasahang trahedya. Third year po ako noon, tapos si Kuya at si Papa, nasa Manila po sila para magtrabaho. Yung naiwan lang po dito sa bahay namin, ako at si Mama. Pero pag weekend lang din po ako nakaka-uwi kasi nag-aaral po ako sa ibang place. Tapos nung weekend na yon, nung mga 9:30 PM, nung July 11, 2009, masaya pa po kami ni Mama kasi pinagluto pa niya ako ng paborito ko. Tapos, nung nasa sala kami, may kumatok na isang lalaki. Wadatan ang kilagosto, Hiroli Igay. Awan da intoy, adanan ijay Manila. Nagtanong lang siya, tsaka umalis din. Pero mga bandang alas 10 ng gabi, may narinig kaming kaluskos sa labas ng bahay, pero hindi lang namin pinansin. Kasi may inaasahan talaga kaming pupunta sa bahay para sa prayer meeting ng gabing yon. Pero konting time ang nakalipas, may kumatok ulit sa pintuan. Pinilit po namin isara yung pinto, pero wala na po kaming nagawa kasi inipit niya yung itak sa may pintuan. Nung makapasok po siya sa bahay, sinimulan niya po kaming tagain. Tapos may time pa nga po na nag-agawan kami ng itak. Hawak niya yung handle, tas namin sa blade. Pero hindi talaga namin nakayang agawin kasi mas malakas siya kaysa sa amin. So napahandusay na lang po kami kasi nagkaroon na rin po kami ng tama. Ako po sa ulo. Pagkatapos ko yung tagain si Mama, pumunta po siya sa side ko. Tapos, nag-start po siya, binaba po niya yung itak, tapos nag-start po siyang mag-alis ng botones ng pantalon niya. Kaya naisip ko po na parang iba na to. So, yung ginawa ko po, tinulak ko po siya, tapos tumakbo ako sa labas. Pero hinabol pa rin niya po ako. Patayin kita.
patayin kita. Yung mga sugat ko po sa kamay ko, gawa po ito ng pagsangga ko dun sa ita. Kasi yung tinatarget po talaga niya, ulo tsaka mukha. Natamaan nga rin po ako sa bunga, tas na-damage po yung gilagid tsaka itim ko. Tas after nun, nawalan po ako ng malay kasi puro ulo po talaga yung tinatarget niya. Pagkagising ko po, wala na po siya sa paningin ko. So parang nagkaroon po ako ng lakas para tumakbo ulit. Tas tumakbo po ako kina Lola. Tapos, hindi pa nga po nila ako nakilala kasi sobrang bloody po talaga yung mukha ko. Tapos, humingi po sila ng tulong sa iba. Tapos, yung mga ibang kabarangay namin, sila po yung nag-rescue kay mama sa bahay. Ngunit, dadan arrival na rin po siya kasi yung pinakamalapit na hospital is 2.5 oras pa po ang layo. Alamin kung paano hinarap at tinanggap ni Regine ang nangyari sa kanya at sa kanyang ina, ang kwento ng kanyang pagbangon sa pagbabalik po ng Victus. Sadyang nakapanlulumo ang mga pangyayari na dinanas ng ating kapwa Tomasino. Ngunit kung paano siya bumangon sa pagkakasadlak ay ang pinakamahalaga sa buhay. Mga kaibigan, panoorin po natin ito. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang ina ni Regine dahil sa pinsalang natamo nito. Mula sa bayan ng Malico, Nueva Vizcaya, tumagsa ang mga kaibigan at kapamilya ni Regine upang sila ay bigyan ng moral at espiritual na suporta. Dahil sa batas na sinusunod ng mga taga-Igorot, napagkasunduan ang pamilya ng pumatay na magbigay ng 150,000 piso at sagutin lahat ng gastusin mula sa ospital at libing. Naging mahirap para kay Regine na tanggapin ang mga pangyayari. Wala na sigurong masasakit pa sa parte ng isang anak ang mawala ng ina. Mabuting tao ang pamilya ni Regine, kung kaya naman hindi nakapagtataka kung marami ang nagpakita ng pagkalinga sa kanila. Mula sa 3 araw na pagkakaospital, ay inuwi si Regine sa bahay nila. Niyakap naman siya ng pagmamahal ng bawat taong naniniwala sa kanyang pagbangon. Nawala man ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, ay hindi naman pinaramdam ng mga taong natira ang lungkot ng pag-iisa. Sa gitna ng bighati at unos, ang kuya at ama niya ang nagpinakamatibay na haligi na kanyang sasandalan. Dala ng pag-asang hindi na sila magkakawalay sa piling ng isa't isa kailanman. Hindi may pagkakaila na babaglaro ang ating mga tadhana. Minsan, ang mga pagsubok ay dumarating sa atin upang maging sukatan ng ating katatagan at pananampalataya sa ating Diyos. Mga Tomasino, magbabalik po ang Victus. Agyamanak iti gondaway nga naikan iti kastoy nga tempo ni Regine nga sa mga kasinisin ko. Itarato mi iti maysa, babay mo ka iti panakibakala. Tanda dumapay nga mayat na wagas tap mo makadwa iti maysa nga kapsak. Ni Regine kat nabit ko lang nga nakadwa, gapunta tinag-eskwilaan na iti nag-high school kat ijay Bayambong.
Ngayon niregent ka na isang masingkot na papsa, natulog ka dagiti naganak na, kana pangrunaan na iti lakon-onay nga makita mi nga iti kaugali na, iti panangtad na iti importansya, iti panagbiag na iti na espirituan. Iti napasama kinereging, numampay na sakit, nasa elm, kana saan nga narigat nga malipatan, lakalag ta iti pagyamanan ni ta, na ikan kami iti gundaway nga maging parte iti biyag na, biyag ni Auntie Norma, ni Mama na, mamati kami nga ada iti proseso na numampay kada kami, kanya kahit mi nga iti dayjay full recovery ko ma kanya na. Ngam iti biyang mi, iti kalpasan nga napasamak dayjay kine region, intid mi amin na tiyempo, gundaway mi, physically ada kami ang kanayon iti den nana, kanayon mi nga kadwa ni region, iti iti simbaan tayo so matinak na nakita mi, nga may isang kadakalan na makatulong kanya na, may panggap iti napasama kanya na at mamati kami nga iti amin nga recovery kinanyaman iti kabibiyag kasasaad ni Regine Tata at iti Diyos iti nang ted kin babayin mo lang iti dakil na pamati na kin iti panamati na nga da ito nga napasama kanya na kat saan na nga pahigayatan kin saan nga pahigayatan iti sa dinuman lalo kat intulok ti Diyos nga mapasamak na gito tapno makaitin iti adaw kat iti daduma kin iti biyag iti tunggal may sa kanapwala. Iti pa nag-eskwela na, saan mi nga binaybay, ano mong pa iti financially, saan mi nga naikan, saan mi nga natustosan iti pa nag-eskwela na. Yung babayin kalag iti communication, kan iti presensya mi yung kanayang nga mangkat kalwa. Noon niya iti, noon niya isuna isin, idi, kat nagbalin nga region nga napigpig sa nataingan, noon pa ubing iti edad, ngam nataingan iti pamati, iti panunod. Kaya iti tulong na pabayin mo lang iti tulong iti komunidad kailan. Regine, sa kabila ng mga nangyari sa'yo, sino na nga ba si Regine Zamora ngayon? Masasabi ko na mas after nung nangyari sa amin, mas naging matatag ako. Tapos, lumevel up talaga yung faith ko kay God. Kasi nakita ko yung work niya. As in sa yung healing process ko, mabilis talaga. Tsaka, madami talagang tao na tumulong sa amin. Lumayo tumaas ang pamantay ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Eh, sa taong gumawa na ito sa'yo, kumusta na siya? Anong masasabi mo sa kanya? Nasa Muntinlupa na po siya ngayon. Alam ko sa heart ko na forgive ko na siya. Nasa kanya na lang talaga kung magre-repet siya sa sins niya. Eh, sa karanasan mong ito, ano ang pinakamahalagang bagay na iyong natutunan? Natutunan ko na yung pinaka-importante talaga na kailangan na sa atin is yung faith kay God. Kasi pag meron ka nun, everything follows eh. Parang in times of need, may mga tao na aakay sa'yo. In times, pag hindi mo na talaga kaya, ayun, madami talagang tutulong sa'yo. If you have faith with the Lord, everything will follow. And mula sa isang Regine Zamora, ano ang pinakamagandang payo ang maibibigay mo sa ating mga kapwa Tomasino na nakikinig at mga nanonood? Masasabi ko na anong sitwasyon man meron tayo ngayon, kahit na hindi natin kayang isolve yun in our own, but diba sabi nga, with God, anything is possible. And masasabi ko rin na dapat i-treasure natin yung moments natin with our parents, kasi katulad na lang ako, nawala yung mom ko sa akin na hindi man lang ako nagsasabi ng I love you sa kanya. Tapos hindi ko man lang ako nakapagpaalam sa kanya, parang biglaan talaga. Eh, bilang nasabi mo na rin yung parents, anong pinaka namimiss mo sa nanay mo? Kasi dati, parang every time na may kailangan ako, parang pag pumupunta lang talaga sa kanya, parang nabibigyan niya, although not lahat, pero makikita mo talaga yung understanding niya sa akin, yung kung paano niya i-show yung love niya sa akin. So, mahal na mahal mo rin. Regine, maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming imbitasyon. At alam namin na hindi mo tinago ang iyong buhay, ang iyong kwento sa amin, sa Victus at sa buong production nito. Samantalang mga Tomasino, isa na naman pong pangako ng pag-asa, pag-ibig at pananampalataya ang ating nasaksihan, hindi lamang sa buhay ni Regine, kundi pati rin sa buhay ng kanyang pamilya at sa mga taong katulad niyang lumalaban sa buhay. Gaya ni Regine, lahat po tayo ay may kanya-kanyang krus na pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi dapat tayo sumuko at patuloy nating harapin ang bukas ng may pangako. Muli,
Magandang umaga. Ako po si Michael Oriel. At ako naman po si Regine Zamora. At ito ang aking Victus. La